Unlimited samgyupsal plus unlimited buffet. Oh, saan ka pa? Feeling ko dun ako titira. Hi mga beshi! Welcome back to my channel. So for today's video, ayan, zoom na zoom para kita ang mga chismis. Ganito kasi yun. Meron akong nabalitaan. May nagbukas daw. May bagong bukas na samgyupsal. Unlimited samgyupsal plus unlimited buffet. Oh, saan ka pa? Feeling ko dun ako titira. So, ayun. Pupuntahan natin siya while waiting for Christian na matapos magbihes at maligo. Babasahin ko yung mga assumptions na pinost nyo, ni-reply nyo dun sa IG story ko. So, konti lang yung gagawin natin. Naghihintay lang tayo. Basahin natin yung mga assumptions ng mga tao sa akin. Sa IG ko to nakuha ha. Ni-screenshot ko na lang para ano. First impression, super bait. Mali po kayo dyan. Sana pong ugali ko. Babalik at babalik yun sa iyo. Kaya yun. So, yeah. Pabebe. Pero sadyang sweet lang pala talaga. Hindi, oo guys, pabebe. Kasi nasanay ako na malambing ako talaga sa mga tao around me. Alam ko lang talaga na nature ko na yun, yung pagiging sweet. So next is malbita. Diba? Sinasabi ko mali yung assumption kanina na super bait. Maldita. Tsaka alam mo, sino nagsabi nito? Yung best friend ko, guys. Thank you, ah. Thank you talaga. Block na kita. Ayun, maldita daw ako. Oo. Lalo na pag ano, talagang namalditahan din ako ng tao. Mabait ako, pero hindi ako mapapatalo. Tapos, may nagsabi din na magaling umenglish. What are you talking about? Eh, hindi ako magaling mag-English. Totoo man, takot akong mag-English. Yun yung katotohanan. Tsaka, nahihirapan pa rin ako mag-English. Siguro nasasabi lang ng mga tao na magaling ako mag-English. Kasi, previous job ko is a call center agent. Yun. Pero hindi naman yun ibig sabihin na nag-call center agent ka. Magaling ka ng mag-English. Hello! Lahat kaya kami nun, hirap na hirap. So, yun. Talagang practice lang. Kasi pag nato-practice mo siyang gamitin yung language na yun, syempre, magiging fluent at magiging fluent ka pa rin. Kaya yun. Next impression, matakaw at maganda. Love, sis. So, bumawi ka. Sinabi mo matakaw, tapos bumawi ka, sinabi mo maganda. Hindi, sige. Pagbibigyan kita dahil mahal kita, chi. Manda ka dyan. Ano pa ba? Masiba. Masiba daw. At yung mga nag-ano sa akin, mga kaibigan ko. May kahit ba kayo sa akin? Pag-usapan na lang natin to. Hindi naman ako nakapag-react. Masiba daw ako. Oo. Talagang matakaw ako kasi foodist life. Parang yun na lang yung naging way ko na maghanap ng comfort. Kaya naman from 50 kilos, hello, 80 kilos. O, diba? Masiba, matakaw, pero mostly matakaw mata lang ako. Oh, speaking of matakaw, dahil sinasabi yung matakaw ako, tara, punta tayo sa Yugani. Unlimited Korean barbecue or samgyupsal plus unlimited buffet. Tignan natin kung worth it yung food nila. Tignan natin kung papatok siya sa lasa ni Sharky. Panlasa ni Sharky. Papatok siya sa panlasa ni Sharky. Let's go! Bye! See you later! See you later, alligator! Hi, baby! Here.
So we're back home. Medyo haggard na kasi umuulan, ang lakas ng ulan, nabasa na kami at lahat-lahat, mantikaan na kami and everything. So ayun, final review sa Yugani Turlock Branch. Siguro naninibago pa kasi sila. Masarap yung beef. Masarap yung sweet potatoes, yung mani, yung buko pandan, yung tawag doon sushi. Pero overall, it's a no for me. Sorry, you know naman napakahilig ko sa samgyupsal, pero hindi ko talaga siya ma-feel. Yung baboy niya, yung masarap. Parang hindi premium. Though, madaming potahe, hindi ko lang siguro type yung lasa, pero yun, sorry. So, ayun, bibigyan ko na lang kayo ng top 4 na Korean barbecue or samgyupsal restaurants na na-try ko na talagang okay sa akin. First is Sumo Niku. In no particular order ha. Ang sarap doon. As in, promise everything masarap talaga sa menu nila. As in, pork and beef, may chicken pang kasama. So, it's a yes for me. Then, next is Romantic Baboy. Masarap siya. Romantic Baboy and Samgyupsal. Parang same-same lang sila. Pero mas marami yung side dishes ni Romantic Baboy. Mas marami kang pagpipilian. Tsaka mas masarap talaga. Yung pork, tsaka yung beef. Yun nga, third si Samgyupsal. Masarap siya. Masarap silang lahat. Tapos may isa pa, si JJ Korean Barbecue. Alam ko sa Turlock lang siguro yung branch. Iron Man yung sa Sumo Niku, sa Romantic Baboy, Samgyupsal and JJ Korean Barbecue. Yun talaga yung the best. As in, for me. Tapos yung kanina, ayun nga. No talaga. Siguro makikurious ka lang at first. Kasi, isipin mo, ha, may buffet na, may samgyupsal pa, puro unlimited. So, you'll think na, ay, baka masarap, ganun. Pero, siguro nakaka-deceive lang. Dahil marami sila ang offer na food. Pero sana, galingan nila yung lasa. Tsaka isa pa pala, alam mo yung lutuan nila, nakaangat siya sa table. Di ba usually yung mga Korean barbecue, yung mismo lutuan nasa loob, like mas below siya konti sa table. Kasi yung sa Yugani kanina, napuno ako ng sugat, besh. Ay, hindi sugat. Parang talsik-talsik ng mantika. Kasi nakaangat siya. So, yung talsik ng mantika, matatamaan ka talaga. Kaya, no. Pero ang bait nung staff, ang tagal nga lang nilang lumingon kung may kailangan ka. Tagal. As in to the point na yung bill namin, nilapitan na lang ni Christian yung cashier, hinatid niya na lang yung bayad, gano'n kasi medyo matagal nga siya. Tapos yung owner nila, mabait, sobra. As in, tumutulong siya mag-entertain. Yan lang naman. So overall, out of 10, I'll give it a 6 or 7. So yun. If you have any suggestions sa mga Korean barbecue na gusto nyo i-try namin, just comment down below and don't forget to subscribe and like this video. See you next time! Bye mga besh!